Kumusta at maligayang araw mga kabirada. Sa bidyong ito ay ating tunghayan ang kasaysayan ng isang bus transportasyon sa Pilipinas, ang Viron Transit. Pero bago natin ipagpatuloy ang biradahan, kung ngayon ka palang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan. At pindutin na rin ang maliit na kampana para updated ka sa Kabirada TV. Lahat ng ito ay iyong mapapanood dito mismo sa Channel 9. Ang Viron Transportation Company o Viron Transit ay isang kumpanya ng bus na nagsiservisyo sa rehiyon ng Ilocos. Ang kumpanya ng bus ay pag-aari ng anak ng milyonaryo na si Santiago Orondares. Ito ay dati nang nag-ooperate hanggang sa ikalawang distrito ng Ilocos lamang. Ngunit nagsimula itong gumana hanggang sa Lawag City matapos ang pagbagsak ng kaugnay nitong kumpanya ng bus na Times Transit. Ang Viron Transit ay itinatag noong ikawalo ng Abril, 1978, na may punong himpilan sa 1209 Rumintret Corner, Dapitan Street, Sampaloc, Manila. Isang provincial operation ang kanilang serbisyo mula Metro Manila patungong Ilocos Sur gamit ang humigit kumulang 120 unit ng bus na gawa sa Hino, Mitsubishi Puso, Mercedes-Benz, Kinglong, at International Harvester. Ayon sa kasaysayan, ang Viron Transportation Corporation Incorporated o Viron ay nagmula sa Virgilio Rondares. Ito ay nauugnay sa dating Times Transit dahil ito ay pag-aari ng kanilang ama na si Santiago Rondares. Sila ay gumamit din ng Superior Coach Bodied International Harvester Lodestar at E-Series katulad ng Time Transit. Ngunit may magkakaibang livery, cream na may berde at pulang buhit, at berdeng kulay na mga font kasama ang mga rim na pininturahan ng pula na may berdeng mga hangganan at may iluminadong logo sa bubong. Pinaandar din nila ang mga Hino bus na may bustler na katawan na binuo sa ilalim ng lisensya mula sa UK Coach Builders Blackstone ng Manila Motor Works. Sa ngayon, karamihan ay umaasa sila sa mga bagong rebodied na unit ng bus tulad ng Mitsubishi Puso, Hino RF, Mercedes-Benz at Kinglong na mga bus. Ang kanilang mga coach na Lodestar at E-Series ay nakaimbak sa Puso Rubio, Pangasinan sa harap ng terminal ng Dominion Bus Line na pagmamayari ng kanyang kapatid na si Virginia Rondares Mendoza at kamakailan ay ibininta sa isang kolektor ng humigit kumulang 60,000 bawat isa ng bus. Dati ay hanggang sa ikalawang distrito ng Ilocos Sur lamang sila. Ngunit kalaunan ay lumawak ito hanggang sa unang distrito ng Lalawigan at higit pa. At inakupahan nila ang dating Times Transit compound sa Wigan malapit sa Isiku Wigan sub-office sa likod ng Mira Hills pagkatapos ng pagbagsak ng Times Transit at nagsisilbing terminal nito doon. Mayroon din itong mga stopover terminal, garahe sa San Fernando, La Union at Narvacan, Ilocos Sur. Simula noong ikalabing dalawa ng Mayo, 2013, ay ginamit ng Viron Transit ang harap ng terminal na dating ginamit ng Times na matatagpuan sa kahabaan ng Quezon Avenue sa Bigan na may umiiral na terminal ng Dominion Bus Line na dating garahe para sa mga Times Transit bus na matatagpuan sa likod. Ang Viron Transit ay gumagamit ng Mitsubishi Puso, Hino Philippines, Mercedes-Benz at Kinglong Buses. Mayroon din silang sariling Viron Motor, Marilla Works o VMW sa kasalukuyan. Kaya ito'y umabot sa kabuuang bilang na 120 units kasama na ang mga bus na mula sa Dominion Bus Line. Sa kasalukuyan ay ito po yung mga unit nila na kinuha sa iba't ibang pagawaan ng bus. Mula sa Hino Philippines ay ang Hino Arki at Hino Partex. At sa Kinglong naman ay ang XMQ6110Y, XMQ6118CB, XMQ6802Y2,
Ito ay kadalasang ginagamit para sa kanilang charter at tourist service. XMQ-611-7Y3, XMQ-6101Y, ito ay super deluxe para sa regular na pamasahe, at Veyron Motor Marilla Works o BMW. Ang destinasyon ng Veyron Transit sa Metro Manila ay sa Cubao, Quezon City, at ang mga provincial na destinasyon naman ay sa Banggid, Abra, Candun, Ilocos Sur, Narvacan, Ilocos Sur, Vigan City, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, San Fernando City, La Union, Puso Rubio, Pangasinan, Tayug, Pangasinan, San Nicolas, Pangasinan, via Tayug, Asingan o Asingan, Pangasinan, Umingan o Umingan, Pangasinan, at San Jose, Nueva Ecija. Tandaan mga kabirada, lahat ng Veyron Transit Bus ay dumaan sa ECTX Concepcion Exit simula noong April 2017. At noong 2018, ang ilan sa mga bus ay dumaan sa Tepelex Urdaneta o Puso Rubio Exit. At mayroon din silang mga ruta dati sa Lingayen, Ulingayen, Pangasinan at Manawag, Pangasinan. Ikaw, kabirada, ano ang masasabi mo sa kumpanyang ito? I-share mo lang sa amin para sa karagdagang informasyon ng karamihan. Kaya feel free to comment down below. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay subscribe mo na yan. Pindutin mo lang tulad nito at abangan ang ating susunod na biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Maraming salamat po. Bye-bye! Shout out sa mga kabirada supporters.